ulit sa Chin Channel. So ngayon po, ituturo ko po sa inyo kung paano po tayo magpalit ng ating Brickmaster Repair Kit. Bago pala yan mga bay, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at pindutin yung ating notification bell para updated po tayo sa sunod ko pang mga videos. Then shout out pala sa isa nating taga-suporta na si Jinel Jong Bisagas. Parts, magandang araw sa iyo dyan at salamat sa suporta. And God bless Parts. Okay mga bay, makikita po natin yung ating Brickmaster. Ito po, ay tuturo ko po sa inyo kung paano po tayo magpalit ng ating Brickmaster Repair Kit. Napapansin po natin mga bay, na parang iba yung ating Brickmaster. Gawa ng, yung hawak po natin na Brickmaster ngayon, ito po yung modelo. Ito po yung bagong labas sa mga isusuel po ngayon. Hindi tulad nung mga old model na Brickmaster, ay maliit lang po ang bilog nun at saka may dalawang piston, pero yung modelo nating Brickmaster ay marami po itong repair kit sa loob. So ngayon, iisa-isahin ko pong baklasin. Ituturo ko po sa inyo kung paano baklasin at magpalit po ng ating mga repair kit. So yung una po nating mababaklasin mga bay, makikita nyo po itong piston na to, bubunutin lang po natin yan. Then after, makikita nyo po ito, tatanggalin lang po natin to at mayroon din po to sa likod para mabunot po natin yung mga repair kit sa loob. So niluwagan ko na po to, so babaklasin na lang po natin. So pipihitin lang po natin to. Ayan po. Yun, makikita po natin mayroon po siyang guma dito at mayroon rin siyang plastic at guma sa loob. So tatandaan lang po natin para hindi po tayo malito, para pagbalik po natin ay madali nating maikabit. So tatanggalin po natin itong plastic at makikita po natin sa loob mayroon na naman siya isang guma. Ito po, kadito po sa kanina sa binunot natin mayroon ring guma at mayroon din po siyang o-ring. Ito po. Then pagkatapos may makikita tayong plastic sa loob, tatanggalin lang po natin to. So natanggal na natin yung dito sa kabila. Gawa ng ito kasi mga bay, makikita natin itong dalawang tubo na to. Ang isa po nito ay sa unahan at ang isa po ay sa likuran. Magkaiba po sila ng connection. Then natanggal na po natin dito sa harap, dito naman po sa likod. Makikita nyo po to. Tatanggalin lang po natin to para matanggal din natin ulit yung repair kit na nasa loob. Napipitin lang po natin. Ayan po, makikita po natin may plastic po siya. Ito po, ito po yung plastic, nandito po yung nakakabit. Tatandaan lang po natin, din tatanggalin natin yung o-ring. And after, nakikita nyo po yung may guma po sa loob yan at may piston. Susundutin lang po natin to para makalabas. So susundutin lang natin to mga bay para makalabas. Meron pa akong pasundot dito. Sundutin lang po natin yung piston na to. Ayan po. Ito po, makikita rin po natin dito mayroon siyang dalawang guma at isang o-ring. Po, may guma dito sa piston. Then after, may makikita rin tayong guma na isa dito. So mga bay, makikita po natin ngayon, ito po lahat ang laman ng ating Brickmaster. Mapapansin po natin mga bay, ang kaibahan po ng modelong Brickmaster at yung old model nating Brickmaster. Yung old model natin, napakadali lang po palitan nun, gawa ng may dalawang piston lang yun sa loob. Samantala itong modelo nating Brickmaster, napakarami po ng repair kit. Yan po, makikita nyo po lahat. Yan po lahat ang laman ng ating Brickmaster. So ngayon, ituturo ko po sa inyo kung paano po natin ibalik yan. At papalitan na rin natin yung mga guma. Isa-isahin ko po ikabit para may matutunan po kayo. At may makuha po kayong mga diskarte. So ngayon mga bay, ibabalik na po natin yung mga repair kit ng ating Brickmaster. At papalitan na natin yung mga guma natin, gawa ng may bago na po tayo nito. Pero yung o-ring po natin, ibabalik po natin, gawa ng yung nabili kong repair kit, wala po siyang mga kasamang o-ring. Ang importante lang po dito, yung ating mga guma. Kasi dito po pumapasok yung ating piston.
So ito po yung importante na dapat mapalitan. So ngayon, ikakabit po natin. So yung brake master housing natin, malinis na po yan. Nilinis ko na po kanina. So ikakabit na po natin yung ating mga repair kit po. So unahin po natin ikabit ay dito sa ating bandang puwet po. Sa may likuran, ito po yung una. Dito po nakapasok yung push rod. Ang una po natin ikabit ay dito sa likod. So una po natin gagawin, ito pong piston na to. Ngayon, ikakabit po natin yung guma. Isang guma po. Then after, yung kanyang plastic. Ikakabit natin yung plastic. Then yung susunod, yung isang guma ulit. Ito mga bay, madali lang po to ikabit. Pag tinandaan nyo lang po kung paano nyo binaklas, eh kayang-kaya nyo po ikabit to. So naikabit na po natin yung dalawang guma, then pwede na natin siyang ipasok. So ang pasok po nito pag ganun po, ganyan o. Ngayon kasi gawa ng kailangan makapasok to sa loob, so para maipasok po natin to, ito na po yung itutulak natin para hindi po madadamage. Huwag po natin pupukin, gawa ng napakasilan po nito mga bay. Pag nag-crack po kapiraso yung mga plastic na yan, eh siguradong magpapalit na tayo ng buong brake master. Ito na po yung gagamitin natin para maitulak natin siya sa loob. Ayan po. Tapos natin ikabit dito. Ngayon naman, mamaya na natin tutuduhan ng higpit to. Kakabit muna natin itong dito sa kabila. So ganun lang po ulit. Nakikita nyo po itong plastic na to. So iuna lang po natin itong plastic sa loob. Then ilalagay po natin itong ating bagong guma. Kailangan po, kung saan nakaano yung plastic, kailangan po nakasalubong siya dyan para hindi po siya mayuyupi. Yun po ang gamit ng plastic na to mga bayan po. Ganun po siya. So lahat ng labi po ng ating guma, kailangan po itong dalawang guma na to, kailangan po ang labi niya ay nakaharap po papunta doon lahat. So ilalagay po natin yung plastic natin. Then after, ilalagay na po natin yung ating guma. So guma, pagkatapos nakikita po yung plastic na to. Ito po, makikita nyo po dito, flat po siya. Then dito po sa kabila, mayroon po siyang ang uka. Ang gamit po nito, para maganda yung lapat niya dito sa butas ng guma. Ganun po ang purpose niyan. So gawa ng yung guma natin na nakalubog, so dito rin siya tatama sa pantay na parte ng plastic. Then pagkatapos po, nilagay natin yung plastic, so pwede na natin ikabit yung ating isang guma ulit. Then ngayon, pwede na natin siyang takpan. So ikabit lang po natin yung ating o-ring. At dito rin sa kabila pala mga bay, nakalimutan po pong ikabit yung isang o-ring natin. Ito po. So ngayon, ikabit na po natin lahat ng o-ring. Tatakpan na po natin siya kabilaan, no? Saka dito sa kabila, pwede na natin ibalik. Na-seat na po natin lahat ng repair kit. Mamaya ko na po tutuduhan kasi kailangan po natin ng gamit na pang-igpit dito para matuduhan po natin ang igpit. So ngayon mga bay, naikabit na natin lahat ng repair kit na nasa loob ng ating brake master. So kung ano yung una nating binaklas, eh ito rin po yung last natin na ikakabit, itong piston na to. So ganun lang po mga bay, kadali. Iyon po, napalitan na po natin ng repair kit sa loob. So ngayon, pwede na po natin siya ikabit ulit doon sa ating sasakyan. So ganun lang po.